2007 is a milestone in Judy Ann's career. She celebrated her 20 years in showbiz via Vida ng Buhay Ko. Together with real-life boyfriend Ryan Agoncillo, they bagged the box office hit movie Kasali Kasali Kasalo, which gave Judy Ann an outstanding actress recognition for FAMAS, STAR, and the Golden Screen Award. Their on-screen relationship was also well accepted, as proven by the popularity of Isabella. What is the magic of their love team that results to hit movies, popular endorsements, top-rating teleserye, and a relationship that continues to stand the test of time? We'll get the answers straight from Ryan Agoncillo and Judy Ann Santos. Pa! 20 years! Napapaghalataan masyadong edad ng hindi ko. Sakit ah. Hindi ako. So, 20 years, can you name me the top 3 highlights of your 20-year showbiz stint? Nakakatakot, baka ano, top 3? Top 3 lang. Yes, sana naman, yun, kasi yun yung launching movie namin ni Gladys eh. Ay, di ba? Yung nagsabunutan kami ng bonggang-bongga na. Pangalawa, nung nag-start ako makasama sa mga pelikula ni FPJ, ni Ate Sharon, sa ni Ate Guy. Pangatlo, yung Araneta. Siyempre. Highlight talaga yun. Oo. Kami yung mag-highlight. Kami yung mag-highlight. Kasi opening, di ba? Mati ako, napatili ako ng bohagang-bohaga. Ako, bawa ko sa'yo doon. Ako, bumawa ko sa sarili ko doon. Pagkatapos, sinake hands kayo sa sarili ko. You're good. Sabi ko yan. Tapos ito si Raya na kilala ko, modelo pa lang ito eh. Tama? Yes. Kasi ikaw modelo na own. Yes. Tapos ikaw naging TV host ka. Yep. Tapos ngayon, sa ganun artist. Oh! Na-nominate ko pa dyan bilang best actor for Kasal Kasali Kasalo. Mm. So ano masasabi mo sa tatlong yun ang pinaka gusto mo? Doon ako sa artista. Artista. Yun yung, kasi lahat ng makita kong kasama ko sa trabaho dati, yun yung nalaakalain na mag-artista. Ikaw akalain mag-artista? Maski ako. Maski ako. Na-shocks na ako naman. Shocks! Di ba? So patatagalin mo to? Ay. O meron ka na naman papasukin bago? May dadagdag ka sa listahan mo? Gusto ko sana maging ano, maging tanyag na designer. Photographer. Stylist. Sa palibot mo. Hindi nga, director. Yung director kasi, yung director dati, sinubukan ko. Anong klasikang interview? Mas gusto kong maging photographer. So si Juday, nag-ano siya, child star siya, tapos naging teeny bopper na meron siyang mga ka-love team, love team. At yan, ngayon, hanggang ngayon ay in-demand ka pa rin. Alam mo, tagal ko nagsumalaman, ano ba ang sikreto mo? Ba't ba napaka-in-demand mo? Dahil ako, hindi ako in-demand. It's in the cheeks. It didn't come from me. So, siguro, nang mga panahon yun, panahon lang talaga ng mga hindi magaganda. Yung ganun, yung panahon ng normal na tao yun. Kailangan, pagwapo yung... So gusto nila lang yung... Oh, eh, ayun mo na kasi maganda na ako ngayon. Hindi ka sasabihin ko, inalahan mo ako. Mga pa-posing-posing ka na ng pag-ganyan-ganyan sa mga magazine, no? Sabi ko, oh, Ganyan, no? Pina-feel mo yun, ano? Oo, no. Tagal ko pinangarap yun ba? Naman ka ngayon. Gusto ko yun. Hindi halata na 60 ang ginawa mo pelikula. Sa tanong ha? 60 na ba? 60, Dai! 60 na ba? Hindi ko alam! Ano mo pinaka tumatak sa iyo sa 60 movies eh? Humikit kumulang 60 day. 60 na pala, no? Gas. Kaya. Pwede lang yun. Parang ayoko na. Hindi, siguro. Ano yung mga tumatak sa iyo dyan? Ayun nga, kay Ate Sharon, kay FPJ. Also with the... Oo, kasi yun yung mga artistang hindi ko rin talaga naisip na makakasama ko talaga sa pelikula. Kasi syempre napapanood mo rin sila ng bata ka eh. Tapos yung relationship ko with them, nag-grow. Right. Hanggang after nung pelikula, yun yung pinakamagandang nangyari sa akin. Na hindi siya nag-stop dahil natapos na yung trabaho namin. Diretso siya. Pero dahil bilang gusto mo rin yung mga pelikulang iyon, kasi sinasabi nila, diba, these good films though are great directors also. Mm. Well, does it follow for you that you like these films with sina Ate Sharon, sina FPJ, also because of the director na nakapagpalabas sila ng mga emosyon nito? Kasi may mga segue ko. Oo naman. Sige. Kasi alam naman natin lahat, ang dali mo paiyakin eh. Para kang gripo, chumichika ka lang ng ganyan, tapos biglang pag-take, muluha ka na. Pero, we're talking about real emotions for the scenes. Di ba may mga eksena, minsan na iniiyak mo lang, pero may mga eksena talagang kabit sa'yo eh.
nagkakataon din naman kasi na yung mga eksenang kinukunan sa akin, most of the time, napakahalagang bahay. Meron akong nirarandamang something, yung talagang gusto kong umiyak. Oo, nagkakataon talaga. Hindi ko naman pinagdadasal na palagi ako may problema. Pero, pag ganun kasi nare-release ko siya eh. Kasi hindi naman ako nung time na nagtatrabaho pa lang ako ng bata ako, hindi naman ako machika ng problema ko. Natutunan ko na lang na nabibent out mo. Oo, na, sige, kailangan pala nagsasabi ako. Kailangan pala ganito. Dinadaan ko lang lahat sa pag-arte, lahat ng problema. May paborito ka bang director? Paborito? Gusto siguro palaging nakakatrabaho. Hindi naman paborito yung gusto ko, wala akong ibang katrabaho kundi siya lang. Right. Direct Joey. Direct Joel. Si Chito. Sila yung mga talagang grabing maglabas. Lupita. Direct Lupita. At saka yung mga director ngayon ng ABS na nakasama ko nang hindi pa sila director. Tatlong tao na napaka-influential sa inyong dalawa at nagbigay sa inyong ng magandang advice tungkol sa inyong mga career o sa personal ninyong buhay. Isa natin kay Ryan. Ako, kuya ko, tapos manager ko, si Noel Ferrer, and si Juday. Yung tatlong yun. Kasi yung kuya ko, since maliit pa naman ako talaga, maliit pa rin naman ako hanggang ngayon, pero nung bata pa ako, siya yung talagang nag-a-advise. And si Noel, nung naging manager ko siya, kasi napaka-open nung relationship ng pagiging manager at talent namin. Siya yung talagang manager na sinasabi mong nakikinig sa gusto kong mangyari. Ako, si Kuya. Kasi hindi naman ako magpa-personal pag-artista ko. Marami akong natutunan sa mga ginawa niya. At sa mga hindi niya nagawa nung time, nung height ng career niya. Na yun yung ina-apply ko ngayon sa buhay ko. Si Mami at saka si Tito Alfie. Si Tito Alfie ba yun? Si Tito Alfie kasi marami naman, kahit marami kaming naganap na sigawan. Talaga? Sa parte niya, ha? Hindi naman ako sumisigaw. Hindi ko ako lahat, ha? Kaya nga paus-paus na yan. mas may mga times na, syempre, meron kayo mga misunderstandings, lahat-lahat, hindi kayo nagkakasundo. Makikinig ka lang. Ako, nakikinig lang naman ako sa kanya. Pero ngayon kasi, yung relationship namin, binibigyan niya na ako ng chance na i-explain kung ano yung gusto ko, tinatanong niya ako kung ano yung gusto kong gawin. May ganun na kami. Tignan mo nga naman, progressive ang relationship. Umikot na ang buto. Walang ganun na nagana. Umikot na siya. At ang nanay mo, dahil, of si course, Mami. Si Mami kasi, siya yung nag-keep sa akin na maging humble. She keeps me grounded all the time. And of course, whenever you're with mom, your mom, you always get reminded that you were just a daughter. Talagang walang Juday, walang Jeffrey, walang Jackie. Kung hindi sa talak so, ni Carol Santos. So, plak tayong lahat yung ganun. Yung tahimik. Andiyan na ang Carol Santos. Pati nga. Stop quiet. Sa papatahimik din ako. Si Mami. Meron ka pa bang dream roles na hindi pa nagagampanan? Sa 60 movies na yan at napakarami mong teleserye at mga kuno pang kaganapan? Gusto kong isipin na dream role ko yung gagawin namin project ni Ga, yung Ploning. Kasi sa pelikula ang to. Yan. Nung iniisip namin itong movie to, actually siya, sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, gusto kong makagawa ng isang pelikula, hindi ako iiyak. Bakit? Ano ba si Ploning? Si Ploning, isang beses lang siyang umiyak sa buong pelikula dahil masaya siya. Ay, ikaw, meron ka bang dream role? Oo, ikaw, meron ka bang dream role? Ano kasi? Meron ka bang dream role? Ito nga, nag-uumpisa ka pa lang, everything's happening for you. Nasa stage ako ng... Well, aksidente lang kasi yung ano eh. And hindi aksidente, pero yung hindi ko akalaing mangyayari yung pag-aartista ko. And nasa stage ako ng pag-aartista na kung may dumating na role, masaya ako eh. Ang excited guy, so giddy about it. As long as it's ang mangyayari yung pag-aartista ko. And nasa stage ako ng pag-aartista na kung may dumating na role, masaya ako eh. Ang excited guy, so giddy about it. As long as it sounds challenging, as long as it's different from the last one I did. Masaya ako, wala akong naiisip na, gusto kong ganito. You don't fantasize about, you know, yung albums mo, ha? Oh, di ba? Ang ganda-ganda ko. Ano ba album mo? Tatlo? Platinum. Pinili mo ba mga
ako. Diba? Diba? Ikaw mamatay ko to eh. Nakakawa sa gimmick lang tayo kumakanta. yung last na album, ako yung pumili ng kakanta at saka nung kanta. Basta panalagtan lang natin ang Saklolo. Ano ba ang may ma-expect namin from this film? Ano bang bago rito? Super blockbuster yung ating kasal-kasali. So, ano to? Kasunod ka agad ito? Sequel. It starts off, kasi yung kasal-kasali kasado, nagsimula siya, kapapanganak lang ng baby namin. Okay. Ito, mag-start yung sakal-sakal-saklolo, pag 9 months old na yung baby, tapos ano na, sagad na yung pagiging mag-asawa ni Jeb at Angie. Kasi sa umpisa sagad. Nagiligawan, di ba? Ito yung, ano na to, yung... Sa 9 months, nagsagad na kami. Oo, nagkakilalan na, tapos ano na, mas maraming siya, mas matalak siya dito, tapos si Jeb, for the first time, eh, sumasagot na rin kay Angie. Kumbaga yung pinagsasama yung pagtatrabaho at the same time, pagpapalaki sa bata, tapos kung paano mo i-control yung mga lola at lolo. Yun pa yung isa. Habang wala kayo sa bahay. Alam ko, malinaw sa akin ang mga problemang yan. So, pili ko mas marami makaka-relate dito kasi more on, mas marami ng plots ngayon sa mga magulang namin, sa mga barkada din namin. May kanya-kanya ng storya ngayon, lahat ng characters' story. But of course, like the first movie, this is going to be a lot of fun. Right? Yeah. Oh, mas nice. Fun pa. Mas marami. Ah, yeah? Mas fun pa. Oh, tiga, wait to watch this. And then, your next teleserye is Habang May Buhay? Yeah. And this is going to be for, syempre, malamang next year na next, to. Next year. Bakit? Next year, can you tell us something about this new teleserye? It's about a nurse na nagtrabaho abroad para mabuhay niya yung nanay niya. Is it going to be shot abroad also? Some, pero hindi lahat ang hirap pag-apply ng visa. Pero apart from showbiz, Judai and Ryan have a lot of other interests. It's Beth Tamayo's turn to ask a question when Persona returns. Marikoy! Ano na? Ryan, ako nakasanay na ako nag-i-interview sa'yo. Parang dapat ikaw dito, Ryan, diba? Kami interviewin mo. Okay, eto. We'll start off dun sa interest mo sa pagluluto. Na pati ako ay nakalagkan yung challenge. Bakit naman hindi, diba? O, saan ba nag-start ito? Paano ba na nalaman na may... Wala ko palang talent sa cooking. Matagal na namin kasi napapag-usapan yun eh. Gusto kong mag-aral. No, but even before, masarap ka na talaga magluto, diba? Gusto kong... Mali ka mag-experimento. Gusto ko lang din yung parang... Nagsimula talaga to kay Maylin. Pag pupunta ako sa bahay niya. So, sa kanya ko natutunan niyang basil. Sa kanya ko natutunan niyang pesto. Oh! So, from pesto, nag-ibento-ibento na ako na marami pala ako sa sinasabing pesto. Tapos nang kausap kami, palagi ko nasasabi sa kanya na gusto kong mag-aral. Gusto kong bumalik sa pag-aral kasi para siguro nakukurta na ako sa hindi naman sa dami ng trabaho, pero yung nasa-showbizan na ako sa ginagalawang ko. Yung parang nawawala na ako sa sarili ko. Gusto kong mag-concentrate sa isang bagay, na walang involved na camera or something. Para lang mabumalik yung dati kong pagkatao. Para kasi nagiging halimaw na ako. Yung, sa pagod ba? Hindi mo na napapansin yung mabago ka na. Tapos yung sinabi niya sa akin, nasa Davao kami nun. Sabi niya sa akin, kung talagang gusto mong i-pursue yan, gawan mo ng aksyon. Aral ka. Oo, parang hanggat ang sa kanya kasi, puro kasalita, hindi ka naman si Kilos. Sabi ko, sige, pag-uwi ng Manila, yun yung naghanap na ako ng mga possible schools na pwedeng pasukan. At saka naghanap ka na rin ng mga makakasama. Correct. Kasi siya na po ako doon. Hanap damay. O, ikaw naman, anong pinaka gusto mong iluluto ni kumari sa'yo? Lahat. No? Wala namang hindi masarap sa'yo. Oo, lahat. Hindi naman sa mahirap paglutuan. Oo nga, di ba, lagi mo naman sinasabi kahit ano pwede. Yung ano lang, siguro, yung pinaka-simple ng luto ang pinaka-masarap sa akin. Oo, ayun yan. Di ba, ang gusto mo nga yung kanyang plalais? Yan, plalais pa lang. Okay na ako eh. Kasi, pag nagluluto siya ng mga hindi ko ma-spelling. Para medyo komplikado. Oy, ano ba yung mga confit, yung mga ganun. Confit. Correct. Kasi yung pinag-aralan naman namin, medyo may pagka fine dining. Fine dining, gourmet. Nasa kanya na lang yung paano yung gagawin siya.
ko. O, balak mo bang tapusin itong ating kulikulinary next year ba? Plano mo ba? Oo, by next year talagang paplanuhin ko ng matapos yung OJT. Nakasama ka rin naman doon. Tsaka, nung nagpunta kasi kami sa CIA, sa San Francisco. Oo, nakita ko yung mga pictures. Kagaganda. Talagang, tsaka, parang siyang batang nasa isa yun sa mga dream ko talaga, yung makapag-aral ako sa ibang bansa. Meron pa kayo ibang interest ba katulad nitong pagmumotor? Papara, ikaw ba nag-introduce kay Juday nitong motor-motor na to? Di ba you do this one together na? Kasi kami kung damay-damay kasi halimbawa makahanap kami ng libreng oras. Diba naman, nagtrabaho siya, nagtrabaho ko. Pero makadali ng isang gabi na libre, hatian yon kung ano yung gustong gawin. Usually, ang mangyayari, since gusto niya magluto, ako kung ano-anong gusto kong imaneho, motor o kotse. Usually, gagawin muna namin yon. Tapos, pupunta kami sa either sa bahay niya, bahay mo, or bahay ko. Yes. Tapos, yun, the night will always end in cooking and eating with friends. Okay. Pag-usapan naman natin ang pagiging vlogging mo lately, you know, this kind of 2007, lamang ka ng mga magazines, yeah. Ikaw ang laging cover. Ano ba talaga ang secret? Ikaw ba'y vain? Alam mo, pagkakakilala ko sa'yo, hindi ka naman vain, ano? Hindi ko rin alam eh. Pero naging vain ka na lang talaga, Papa Roy. De, alam mo, na-discover ko, no? Ilang beses ko na rin na-shoot si Dina. Di ba traditionally, ang mga artista, pag pinipicturan, smiling. Mm-hmm. So, 60 na pelikula na siya. So, malamang 16 na poster na yon. May promo-promo pa yon, may soap opera pa. May ngiti-ngiti yan. Ang gustong-gusto ni Juday, lagi, model pose. Ah, totoo. Pero alam mo, ako magkukomment din ako dyan. Mas maganda siya sa ganung pose. Hindi na kami. At alam niya yon. At gusto niya yon. Kasi bilang photographer, sabi mo sa kanya, okay, etong mga shot na to. Itong mga shot na to. Ito, smiling to, happy-happy. Halimbawa, yan, bahala ka na dyan magpo-posing, mag-alatira banks ka dyan. Aba, ito mo, nagpapahinga pa lang, may emote mo yan. Lagi yan nahuhuli ng mga, kahit sino naman photographer na kumuha sa kanya. Lagi yan, may ganyan siyang upo. Biglang, oh, hold that. Take natin to. Kasi, gusto niya yung umiimot. Yung ano, papansin ko na ngayon, pag ba ganyan-ganyan ka, siguro gusto mo lang din mapicture. Kasi may mga camera eh. Album niya. Hindi pa ako gumagay eh. Ano yun? Sinadya mo ba yan? Diba hindi mo sinasadya yan, diba? Yung cover ng video ng buwan. Hindi. Nangalay lang ako. Nangalay lang siya, pero umimote pa rin. Ayun, sino? Naging cover. Pero before, sabi mo nga, ang secret mo sa katagalan mo sa industriya nito is the pismi ba talaga? Oh, yes. Chubby chick? I love it. Yan ang binabayaran. Oo, oh, no. Hindi, wala si Juday ngayon kung walang malaking fest. Pero yun nga, sabi na chubby-chubby ka before, pero ngayon naman, sexy-sexyhan. Saan ba talaga nang galing yan? Sa boxing-boxing, sabi na. Tsaka, pero hindi, kilala ko ito. Dahil disiplinado naman ito kumain. Ano lang din, siguro napagod na din yung mga, alam mo naman ako, ayoko nang pinipilit akong magpapaya. Oo. Pero ikaw nag-decide ka na lang din on your own, parang sinabi mo lang, tomorrow magpapapayat ako. Hindi ko siya plinano eh. Nahilig lang talaga ako sa Pilates, nahilig lang ako sa Muay Thai, nahilig ako sa boxing. Wala na, yung gusto ko lang pinagpapawisan ako, pero hindi ako nakaplanong magpapayat. Pero napansin mo parang nagkakaroon ng magandang... Oo, napapansin ko na pwede na akong mag-backless, mag-sleeveless, I go for gold. Why not, diba? Didire-diretsuhin ko na to. Oo, kaya ka nga, lagi nang nasa mga magazine covers na, yung gulay, diba, yung naka-yellow siya, kaikli ng suot. Meron pa mas maiksi nun, yung walang suot, yung jacket, tapos walang suot sa loob. Ha? Meron ka ba? In preview. Yung I can Julian. Oo, ba't ko ba magpatataka yan? Eh, nag... Kahit naman magsuot ako ng hanggang dito body, okay lang. Kasi na naman makikita. Ang harap at likod ay isa lang. Ano ba yun? Hindi. Hindi ko naman meron. Ay nako, ano pa mang tatanong ko? Pinakamaganda sa mukha niya. Mata. Kasi nangungusap niya. Hindi pa, we weren't together. Ano ba? Sinabi lang ba? Hindi nangungusap yun. Parang ano yun. Napuwing lang. Napuwing yun eh. Kasi nangungusap yun. Hindi pa, we weren't together. Ano ba? Sinabi lang ba? Hindi nangungusap yun. Parang ano yun. Napuwing lang. Napuwing yun eh. Iba tumanggap ng ilaw yung mata niya kasi. Oo. Ano siya eh? Anong tawag doon? Yung mata niya, ano eh? may kutitak. Parol. Tama.
hakbang tama, Pasko. Pasko, kumukulit diba? Kita. Eh, sa katawan, ano naman gusto mo sa katawan? Kapabiraw, gano'n naman sa katawan? Katawan? Legs. Legs. Ah, mabalik, ay, nakakasiya. Mabalik siya ito eh. Hangga, excuse me, yung legs ko, nakaharang siya. Ay, puto yun na. Mabalik siya ito. Nung... Magka-EDSA ba ang oh, yung ito? Mas mahaba pa sa EDSA. They say it's hard to maintain a stable relationship when you're in showbiz. But Ryan and Juday has proven this theory wrong. The secret, find out only here in Persona. I'm going to make banggit-banggit some words, ha? Mm-hmm. And then you got to tell us the first thing. Oh, it's some kind of game. Okay. Not game. Kailangan ba namin gumanyan dyan? Yeah, you swipe, ha? And then... Okay. First thing that come to mind when I say... I love you. Hindi ka kinikilig? Ako, eh, kanina nga lang, kasinungalingan, pakagat ka. Siguro, nung mga nag-date-date kami. Nung starting-starting ko lang. Ayun, kasi syempre, di ba, alam nyo naman na si Ryan lang ang natira. At tumagal. At hindi si Ryan, nawala. Yung nagtuloy-tuloy talaga. Yung yun lang kikiligin ka niya. Tagalis muna ako, ha? Talk about pwede, you like pwede that. Pwede ka daw dito. Dito ka lang. Tukuha ko muna kayo may inom. Huwag kang magpaka-lalaki at hindi ka kunwari kinikilig. Oo, baka naman nakikilig ka rin naman. Huwag mo sabihin sa mga ginagawa niyo kumari. Ano ba? Hindi ako kiligin eh. Kulitin ako eh. Oo. So hindi ka kinikilig. Nagkaroon malambing kasi ako. Yung siguro yung kaibahan ng kilig sa akin, saka yung sa mga kilig na babae. Kasi kami, hindi yung pumapalo parang metro na pag kinilig ka, uy, kinikilig ako. Hindi. Ako yung pag kinilig, siguro nagiging hyper. Nagiging malambing. Mas lumalambing. Mas lumalambing. Mas nagiging karinyoso. Okay. So, what's the first thing that comes to mind when pinanggit naman ang word na kiss? Ano na duwal? Natagawal. Ikaw mo na duwal. Akala ko na duwal ka. Kiss? Makis kami. Ay! Ako, sakya ako dyan. Makis kami. Siyempre, ito lagi naman kayong meron ito sa isa't isa. Saka parang nagpapaligsahan pa kayo. Okay. Wala naman kasi kami anniversary. So, ang nangyayari sa amin, tatlong beses isang taon kami nagbibigay ng regalo lang. Christmas, Valentine's, and birthday. Pero yung tatlong regalong yun, pabunggahan yun. Bilang boyfriend dito sa relasyong ito, tinatanong sa akin ng mga barkada ko early on in the relationship na, paano mo naman regaluhan si Juday? Right. Eh, naman, kahit ano naman magustuhan niya, pwede niyang bilhin. So, ang challenge namin sa isa't isa, especially sa akin, is dapat matumbok mo yung regalo magpapatili sa kanya. Okay, hindi dahil sa mahal yon, kundi sa dahil maraming requirements. Eh. Malamang matagal na niyang gustong bilhin sa sarili niya, ayaw lang niya kasi nakukonsensya siya. Or guilty factor. May guilty factor kasi nga, kasi parang feeling niya waste of money for her. Right. Pangalawa, siguro yung interest niya. Masapul mo yung interest niya. Tapos, pangatlo, yung presentation. Kailangan may konting criteria gear. For judging pala ito. So, alam mo yung audience impact. Alam nila yan. Alam talaga yun. Kailangan. For a total. 100%. Mahirap kasi mahirap regaluhan ng taong napakasimple pero kaya niyang bilhin lahat ng magustuhan niya. So, kailangan masapul mo lahat yun to qualify for a gift na bongga. May katampuhan ba kayo? Oo naman. Dapat. Oo naman. Kahit yung mga isang linggo na hindi kami magtampuhan, meron ng mga asar sa isa't isa. Para lang magka-issue. Okay. Mm. Eh, yun naman. Siya. Ang mga asar. Ang mga asar. Ano ba ito? Love at first sight ba nangyari? Hindi. Ang manligawan ito. Niligawan ba? Kasi yun nga yung pinag-debatehan namin. Kung nagligawan ba kayo? May tansyahan. Kung sino ba yung nanligaw sa amin? Ako! Hindi! Ako! Ako nanigaw! Feeling ko,
yung kaibigan natin. Definitely na may tension from... May attraction. May attraction. Pero ano eh, matagal yung eskimahan. Now that we think about it, first day pa lang nung taping nung Cristana, merong tantsahan. Pero hindi ligawan eh. Kasi hindi ko alam kung ano yung nasa isip niya. Kasi nga, parang kami, the way we think about it, ako yung gusto niyang i-hate na tao. At siya rin yung gusto kong i-hate na tao. Eh kasi parang extremes kayo in the sense na. She's the person I'd love to hate and I'm the person she'd love. And it was a surprise for everybody when you guys... Kami rin, a surprise for myself. Got together. Si Ryan? Saksi ka? Gano'n. Ang siguro wala sa amin sa ligawan, yung pasikatan. Walang ano. Diba, alimbawa, ang lalaki kailangan pag nangyayon, nanunuyo, walang suyuan. Walang suyuan, walang pasikatan. Kasi ang nangyari, pag alimbawa, nalasing ako, walang ano-ano, nakikita ng friends niya. Or pag alimbawa, makikita niya na grabe naman tumawa ito, walang voice. Ganun pa rin. Pati yung friends ko, pag nung nakikita siya, hindi siya yung naka-petals-petals na buho. Ganun kayo lang. I love it. Nagtali lang siya ng bukas galing siyang badminton. Oh! Ganyan ako mamalengke, excuse me. Ang hirap mag-maintain ng isang magandang relationship, lalo na pag nasa show business game pa rin. Ano naman sasabi mo mga qualities about each other that you think na-attract kayo? Hindi, tsaka, ano eh, napaka-ano nito, napaka-pranka kasi nito eh. Gusto niya, sabihin mo sa akin lahat. So, doon ako na-challenge yung... Sabihin ko ba, muna-muna na, tapos lang ganyan. Hirap ang man din makakuha ng info dito. So, kailangan pinitiga mo. Hindi kasi talaga ako masalita. Mabato or something? Sa kanya, kulang na amin lahat. Ng mga, lahat ng tinanong yun naman sa akin, sinagot ko na hindi isang bugsuan na paunti-unti. Kasi, parang bago sa akin yun eh, na... Oh, shucks, may timang nagtatanong sa nangyari sa past life ko. Sabihin ko ba? Pero, nung sinabi ko na, nag-loosen up na ako lahat. Yung oh, shucks, may timang nagtatanong sa nangyari sa past life ko. Sabihin ko ba? Pero, nung sinabi ko na, nag-loosen up na ako lahat. Yung nabago na yung marami na ako nabago sa sarili ko. Marami na akong binalik. Yung ganun, yung... Kumbaga, tinuwid niya ako bilang isang... Oh, ito. Do you see yourselves growing old? Together? Kahit naman sino ka-partner mo, yun ang iniisip mo. Of course. Ano lang, may kasamang dasal talaga. Kasi syempre, ang hirap mag-maintain ng isang magandang relationship. Lalo na pag nasa show business game pa rin. Pero, yun ang mismo challenge na. Kaming dalawa, nababalansa naman namin pareho yung buhay namin. Siguro, kasi nakaganda din nandiyan si Johan. So, may iba kami na papag-usapan. Meron kami future na kailangan bilugin, yung gano'n, yung meron kami pinaplano na, na hindi lang kaming dalawa kasi may baby ka na. Kasi si Johan. Yes. Oh, parang yun na yun. Hindi, mayroon pa ako isa. Incomplete lang the sentence, I promise. Ryan, let's start with you. I promise to... Hindi ako mapangako eh. Ginagawa ko na lang. I promise. At saka napag-usapan namin yun, huwag ka na mag-promise. Ganun kami. Kasi madi-disappoint ka lang. Kasi mas madalas ako yung nagsabi promise, yun, nene, huwag ka na mag-promise. Sa'yo pa naman ako kakampi, akala ko. I swear, hindi, huwag ka mag-swear. Kasi baka hindi kang kaya, diba? Tama rin naman. Anyway, thank you very much at... congratulations sa pelikula! Thank you. Showing na po sa December 25, official entry po ng Stars Cinema for the Metro Manila Film Festival, Takal, Sakali, Saklon. Also starring Miss Gina Pareño, Miss Gloria Diaz, and Derek Ramsey, Ariel Loretta, Dominic Ochoa, Juliana Palermo, and Soliman Cruz. At kasama rin sina... Tuesday Vargas, Gerard Pizarras, Louis Villaruz, Kat Alano, Ketchup Eusebio, AJ Perez. Sina, Kakay, Carlo, si Carlo, si Bronson. At si Timothy Chan, yung gumanap na Baby Rafa. International screenings, meron din kami niyan sa January 12 sa Alex Theater, Glendale, California, and January 13 sa Honolulu, Hawaii. Dito na naman talaga tanong, susunod ka, Bronson. Kita tayo doon. Kita na naman tayo. Sarap. Okay.
Okay. Yeah, thank you very much. To. Ano tayo doon? Lagi tayo sa Frisco. Laya natin siya. Paglagyan mo na. Ito tayo sa Napa Valley. Valley. Kinplan, sarap doon. Grabe. Nagpunta mo doon si Andoy. Sarap na. Ba't si Andoy? Kasama niyo. So many things I would have done, with clouds got in my way. I love you.